Thank you, thank you. Okay, so magbabalik naman natin. Ang mga nakausap natin, number one kare-kare, number one na restaurant, number one na insurance, number one networking company naman ang ating susunod na panauhin. Ang gwapong-gwapo, oops! Blind item muna, yan ay sa pagbabalik ng Business Cafe Radio! See you, Kaya! ABC, Ikaw ang Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras natin ay alas 10 sa 40 ano na ba ito? 42 ng umaga. Ang oras ay inatid sa inyo ng Chic International at ng Chic Cafe. Ang napag-aari ni Dr. Sam Ramos. Sa mga interesado, maaari kayong tumawag sa 0917-104-0134 or sa 0908-989-1204. Okay, mabilis na mabilis bumabalik po ang Business Cafe Radio. At syempre kasama natin isang malaking karangalan at matagal na naming inaambisyon sa aming buhay. Ang and for the first time! For the first time talang. Napakirap interview nitong taong ito. Kasi ayaw niya. Oh, pero napakao natin. in the celebration of the 11th year of AIM Global International Incorporated, kasama natin ang kanilang Chief Finance Officer. Pure Filipino, ah! At mentor of all mentors ng AIM Global Incorporated, walang iba kundi si Engineer Francis Miguel! Ayan. Wow! Good morning! Good morning, Prof. L. And of course, Prof. Ava. Magandang umaga. Naging prof na talaga. Sa lahat ng panauhin, tsaka nakikinig ng DZEC, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, mukhang magre-rating tayo na mataas ngayon dahil sa kasama natin si Engineer Francis Miguel. Ano ba talaga ang sikreto ng AIM Global kaya tumagal siya ng 11 years in the networking industry? Magandang umaga ulit. Ang bilis ka, ang bigat ka, ang bigat pa kagad yung tanong. Oo, kasi limited na yung time natin. Yes. Una, ito na yung expertise namin. I've been with the business for 2 dekada na. At yung visionary ng ating presidente, yung conviction niya na sabi niya noong unang tinayo namin to, magtayo tayo ng kumpanya na magtatagal habang buhay at isang kumpanya na hindi magsasara. So ito na tayo ngayon, 11 years pa lang. Mm-hmm. And very stable, we're now in 200 countries. So yun ang pinaka-goal natin. Ayan, diba? 200 na talaga? 200, mahigit. Pero ang pinaka-ano, balik ko lang ha yung panahon ha, kasi hindi naman si engineer kasi, si FM ang tawag namin, sorry, si FM naman kasi, gusto ko lang talaga maintindihan na yung billionaryo ka na, hindi naman kasi right away hindi naman kasi nagsimula, nagulat lang ako one time na dumaan kami doon sa bahay nila at may nakatakip ng mga kotse. Ang sabi ko lang, ay, bakit ano ba itong mga to? Niyan ang binuksan. Ferrari lang naman. Kaya sabi ko, ay, sandali, nung nagsimula ka ba, FM, ang tanong, ganun na ba karangya ang buhay, kaya ka umabot sa ganitong status? Hindi po. Simpleng, ordinaryong pamilya lang kami, average. And isa yun sa mga reward na natanggap ko 5-6 years ago when I set our goal na umahit yung first billion. So, reward ko yun personally. Ano mo talaga yun? Goal mo talaga yung 1 billion? Pag na-hit yung 1 billion sales, sabi ko, regalo ako sarili ko ng magandang Ferrari. Wow. Pero, Sir Francis, kapag sinabi bang dahil ano successful ka na, ano ang basihan mo para sa'yo ang success ba? Tuloy-tuloy na success. Hindi pwedeng isang beses, hindi pwedeng chamba. Kailangan na committed ka sa excellence para tuloy-tuloy success mo. Yan. Kaya one of the things na talaga itinuturo din ni Francis M. talaga, sorry, diba ni FM, ay yung actually ano, yung tuloy-tuloy na success. Paano nga ba tayo patuloy na nakakatulong sa mga Pilipino ngayon, FM, na nanonood? Una, nakadesign yung marketing plan, lalo na sa mga part-timer. And pangalawa, ang main thrust ng business natin, especially mga OFWs, correct. Mm-hmm. Isa yun sa layunin ni Doc Ed na maparami ng mapauwi. Paano mapapauwi yan? Pag nagkaroon sila ng established income, para pag-uwi nila, may na-establish sila. Hindi yung mga karamihan like seaman or
mga OFWs, pag umuwi, walang trabaho. Yes. Walang gagawin. So, tendency, babalik ulit. Correct. So, hanggang sa maging, ano na nila, habang tumanda na, magkaedad na. Nag-OFW pa rin. Oo. May na-interview nga ako doon, DH sa Hong Kong, and sabi niya, kada magring ang telepono, kinakabahan siya. Kasi alam niya, mayroong kailangan na naman yung mga local mag-anak niya, needs, yung pambayad ng kuryente, ganyan, etc. Parang so, allergic na rin sumagot ang telepono. Para silang alarm, no? And sabi niya, katulad namin, ilang years na raw sila, wala silang naipon. Wala silang naipon kasi lahat napupunta sa bayarin. So pag-uwi nila, wala pa silang trabaho and they're not getting any younger. And marami na kaming na-witness na sinubukan to on their part-time kasi karamihan naman talaga part-time lang, contractor sila. Mm-hmm. Sila pwedeng gawin to full-time while they're in abroad. So yes, mostly part-time lang and we're so happy and excited, of course, i-share na kahit part-time, they make double or three times ng kinikita nila. So that's why umuwi sila for good. Mm-hmm. Yun yung nakita kong nagkaroon ng first break and then second break. Ngayon, libo na umuwi because they make six figure or times three ng income nila. E good enough na yun pag nasa Pilipinas ka, you make like six figure a month. Marami kang maipon. Mm-hmm. And of course, masarap makinig doon sa sharing kanina nung bago sa akin. Yes, about financial management. So after that, making so much money, I would suggest, siyempre, i-manage nyo na yung wealth ninyo. Correct. Mm-hmm. Correct. By listening to our past. Pero, ako muna ha. Sige, go. Ako kasi I've been a critic of networking right company. I have known here sa Eagle Broadcasting Corporation and sa iba pang mga stations na napuntahan ko. Na ako na minawarningan ko talaga ang mga right tao na mag-ingat sa pagpili ng networking company. Yeah. At hindi tayo nag-i-endorso, ha? Right. Ang views and opinions natin dito ay walang kinalaman din ng ating right impilan. Ano? Pero, paano ba talaga natin masasabi ang kaibahan ng AIM Global sa ibang networking correct company? Na hindi naman natin hindi sa sinisira na, hindi sa totoo lang. Ha, marami. In-endorse ko na din. Sabi mo ba, bawal maganda? Una, kikilala niyo mo may-ari. Because ito yung pinakabuto or backbone ng business. Kaya kung medyo gullible yung kanilang background, better not invest. Pangalawa, ginawa na naming career to eh. So, wala kaming lugar or space sa isip namin na paliitin to o isara one day. Ito na lang yung alam namin gawin. So tinayaan nyo na yung pangalan nyo. Correct. So, vulnerable kaming tatlo. Active kami, ito yung pinaka bread and butter and of course baby namin, araw-araw nang active kami. Kasi kung hindi kami active or makikita mo yan sa action ng may-ari, mm-hmm, pag hindi lagi siyang present, ibig sabihin meron siyang tinatago. Oh, hindi siya transparent, magduda ka na. Organic, hindi siya natural, no? Makikita mo pag tinayo nila, wala sila expansion. Pangatlo, pag tinanong anong plano, walang plano. Now, unang araw pa lang, mamit ko yung presidente. Ang ganda ng plano niya. Doc. Si Dr. Ed Cabantog. Ed Cabantog. Yung sa marketing, chief marketing officer kong partner, si Mr. Excitement, Jan Asplin. Yes. Sabi niya, tayo na lang kaya magtayo para wala na magsara. Gusto ko yun. No? Oh, exactly. Because during those days, nagkaroon ng bad issues ng MLM. Correct. Nagamit yes yung industriya for their personal interest. Mm-hmm. No? Play by night. Yes, nagpa-promise sila na yayaman, kikita daw, pwede nyo gawing career, no? And then all to find out, a dead end, walang plano, parang 6 months, 1 year later. Wala na. Hindi pala sila nakasang-ayon dun sa DTI or SEC rules. Yes. So, yun yung patayan natin kung ang company tatagal. Kung sila ay aabot na 3 years, 5 years, 6 years, no? And kami way past that already. So, 11 years na. Pangatlo, importante yung business system. It must be a duplicable na kahit sino pwede niyang kaya niyang gawin. Mm-hmm. Kasi pag hindi, hindi siya duplicable, hindi niya magagamit yung network or tinatawag na leverage. Kasi mahirap na gayahin pag mahirap yung business. Exactly. Exactly. Pero may singit ko na rin ha, dahil ayoko na sa iyo manggaling kasi maganda sa ibang tao. Okay. Nakikita ko yun eh. Ang AIM Global ang isa sa top taxpayer. Alam yes mo, lagi natin yung sinasabi, Miss Ama, di ba? Sinasabi natin yan, Miss Ama, kapag ang kumpanya hindi nagbabayad ng tamang buwis, manluloko yan. Sila, oh. Kasi niloloko nyo na yung gobyerno, lulokohin na rin kayo. Correct. Yes. Stricto ako dyan, since ako yung chief finance, no? Na dapat bayaran natin yung juice natin. It's an obligation. Kung may benta ka, i-declare mo. Yes. And, well, luckily, ilang taon na natin na-hit yung top 20. And last year, nasa rank number 12.
Wow. 12. So sa lahat ng kumpanya sa Pilipinas. Yes. Mm, number 12. Sa Philippines. At isa sa pinagmamalaki natin, galing ito sa Philippines. Yes. Nakakatuwa kapag nagkakaroon ng anniversary, all over the world is coming to Philippines. That's one actually protecting also, promoting our country. Yeah. No, na nanggagaling na ang negosyo sa atin. Correct. At may basically nakikita ko last time nung nagkita-kita kami nga sa arena. Mm. At two times na pinuno ang Philippine Arena. At sila pa lang. Hindi two times. Pangatlo. Ay, sorry times! Naman. Sorry! Alam mo dalawa lang. So 9, 10, 11. Ayan. Yes. So, isa sa mga nakita ko ay talaga yung pagdalo at yung pagbigay galang ng ibang nation. Kasi lagi nilang sinasabi ibang countries na ay, ang mga Filipino ganito lang eh. For the first time, I have seen na ay, ang mga Pilipino pala ay mga negosyante. Ayan. Yes, ito na yung pagkakataon natin na makilala ang Pinoy. Not just a hard labor. Yes. Kailan makilala tayo as a leader and mapagkatiwalaan when it comes to business. Right. People that they can trust. Just 200 countries. 200 countries. So ilang countries pa ang natin tinatarget for... Hindi tinatarget yan eh. Tumadating sa na lang. Kung yeah. Sa ano? Oo, pag nandun na, galingan mo na kasi hindi na... Mm-hmm. Huwag mo nang kawalan. Si FM na mo masyadong ginalingan eh. Prof, and ito yes. Pa. Ang nakakatuwa dyan, hindi pala imposible talaga na ang tricycle driver ay maging million. I have seen it. Nakita na namin yan. Kaya doon sa mga gusto magkaroon ng extra income pa na ang puhunan ay napakababa lang, na sigurado ka naman ding tutubo ka, huwag ka nang mapatumpik-tumpik pa. Pero ano yan ha? Pero Miss Aba, yes. Sir FM, that is more of sa financial. Pero sabi nga, ako ay naka-attend ng isang speaking engagement mo, Sir Francis. Ang mahalaga, yung produkto. Diba? Gaano ba kagaling o kaganda ang produkto ng AIM Global? Una, very consistent yung aming product provider, which is yung Nature's Way. They've been with more than 50 years in manufacturing herbal products. No? Isa yun sa tinayaan namin. It must be very consistent, quality. From the start na nai-present namin sa BIFAD hanggang ngayon, they said that consistent tayo. Correct. Ang Nature's Way is one of the trusted biggest company. Correct. And the biggest household name in America. Most household name in Utah. And they're now based in Wisconsin. And para maka global, umikot sa buong mundo yung product mo, it must come from the first world country. Oo. Yun, tayo yung magkukwento sa tayong market. Yun, magaling tayo magkwento eh. Prof. L, batiin mo dahil worldwide ang nanonood sa atin for Malaysia, etc. Ang dami na. Pero, sige mga. Saudi! Pero, alam niyo po, isa sa mga products na ito, kung kayo po ay masakit na cancer, tumor, cyst, diabetes, nakakatulong. Gouter, lahat po ay nakakatulong siya, kaya magsimula na tayo kaagad. Hindi lang po ito dahil tayo para kumita, para tayo po ay makatulong bumaling. Pero one of the powerful story I've heard na sana ma-share natin sa ating mga nanonood sa FB at saka sa nakikinig sa buong Pilipinas, yung first encounter ng product ninyo, kaya nasabi niyo na talagang effective ito. Oo. Totoo yun. Yung first wave or sinasabi yung first 90 days namin. Yes, so, oo. Critical. Yan yung critical. Kasi eh. Wala kaming ebidensya kung yung product mag-work. Oo, kung maganda ba talaga. Kung kasi kami magagamit, walang bearing. O, kailangan may ibang taong gagamit. So, finally, merong isang pasyente na may stage 4. Cancer. Cancer of the? Rhabdomyosarcoma. No? Okay. Itago na natin sa pangalan A. Okay, sige. And we're looking for those testimonies and unang na-obserbahan ng doktor, yung 8 cm mass na nasa likod niya, bukol. Mm. Bukol yan, after taking like how many capsules in less than a month, naging 1 cm. Imagine, 1 cm without any operation. Yes, sabi ko kay Presidente, we go, Doc, I think timing na tayo. Ito na hinahanap natin. Let's launch this company. And the rest history. Umaba ng umaba yung buhay. Alam niyo, ako, I've seen AIM Global 9 years ago. Nakita ko na talaga yung maraming mga testimonies, no? Pero what is one of your favorite testimonies ng product ng AIM Global? Sa family namin, because may history kami. Mismo sa inyo. Oo, may history kami ng heart concern or issues, no? We have a product called cholesterol reduce, fish yes. Oil. Kasama to, pero hindi ito yun. Ako mismo, because noong 2009, dapat lalagyan ako ng stent sa heart. And I took
ilang shot or capsule lang doon in a matter of hours. And na abort yung procedure. Imagine na, ICU na yan eh. Bound for operation for bypass. Yes. Nasa hospital ka na talaga. Nakaiga na ako. And, pero hindi ko iniisip na matutulungan ako noon. Ang akin lang, ang fish oil, kilala kasi when it comes to blood thinning. Mm-hmm. So, whatever happens after the procedure, at least ako, yung blood clotting mawala, mm-hmm. no? After my life. Tsaka hindi kasi, ang maganda sa istorya mo, engineer, ano talaga eh, naka-schedule ka ng operahan niya. Yeah. Oh, naka-check-in na ni, naka-prepare na. Naka-love siyang na ako. Nakahiga na ako, na-angiogram na ako. So, abort ang tawag? Nag-request mo na ako sa doctor na sabi ko, pwede ba i-extend mo pa another day? Mm-hmm. So, i-meet yung mga mahal ko sa buhay, yung partners ko. Para baka sigurado. Baka mamaya. Kasi baka mamaya may usapan. May mangyari, oo. Eh, bingi na ako after that. So, sabi ko, i-meeting ko muna yung mga taong importante sa buhay ko. And, meet ko rin yung partners ko. Sabi ko, whatever happens, no, kung successful o hindi, alam nyo na. Pinirmahan mo na lahat ng dapat. Mga will last will. And yun, I was surprised nung ilalagay na yung stent. Sabi niya, Doc, ay nung nagkaroon na ako ng ulirat, nakabalik na ako sa subconscious ko. Gising na ako. Sabi niya, Francis, good news, we have to abort the procedure kasi hindi namin makita yung bara. Useless na ilagay yung stent. Oh, diba? So, yung stent, sa mga hindi masyado nakakaalam, stent is pag may bara ka sa mga ugat mo, lalo na sa puso, walang way para alisin yung mga plaque. Ang ginagawa ng doktor, maglalagay ng stent. Susuksukan sa loob, parang angiogram pa rin ang procedure, and then iiwan doon para yung blood pressure mo hindi humigpit. Mm-hmm. So, temporary yun. Mm-hmm. So, hindi ko alam kung anong effect 11, 20 years from now. Galing. Ay, di ba? Yan yung mga product na natututunan. Gusto ko yan, Dok. Kailangan mag-eye doctor ulit. Yung kailangan ko, kailangan ko yan, ha? Alam mo, and the newest product that I have is the antibacterial thing na kung ikaw ay may gamit, mga 2 meters away from you, hindi ka na kailangan magkaka... 2 to 3 meters, the viruses in the airport, kung saan ka man, hindi ka matatak... It's an airborne, nagre-release ng fumes. Organic yan, ha? Mm-mm. Pero how can we prove that? May clinical studies tayo. Human clinical studies. Scientific? Air purifier, yes. Kasi di ba supposedly to actually drive it away? Ito yung klase naman, mobile na type na ano? Meron kasi tayong ginagamit ngayon, yung purifier ng air, wherein isasak niya yung air, and then papatay niya yung bacteria, and it release siya ng fresh air. Mm-hmm. Kaya lang ganyan kalalaki yun. Yeah. Oh, sa computer. Eh, hindi ba pwedeng suot yun araw-araw? At saka, paano pag nasa airport ka? Mamapak natin. Hindi, nasa airport ka. Paano pag ano, di ba? Dala mo pa ba yun? Ang galing ano. And there's a lot. Bibigyan kita. Para ay, hindi ka tama. Hindi pa lang. Yan. Ko kailangan. Sa kanya yan. Germs! Ano ba ba? Anong ang kayang alisin? Germs. Virus and bacteria. Lahat ng airborne. Get out of my life. Para shield. At ang dami-dami pang mga produkto. Bagong technology. Yeah. Yes. New technology. Ni and there will come also a time at chi energy, which means radiation will be out, yes, of our body when it comes. And this is actually for this year. Kaya nga naman, hindi lang dahil sa staying healthy, kung hindi also getting wealthy. Ni, when you use the product, we also get to earn something out, correct, of it. Correct, yes. Kaya naman, dun sa mga interesado. Ayan. Sa mga interesado, mag-plug in na ako. Yes. And 0920-56565. Ako na mag-ulit. Ulit-ulit din kasi maraming yung mga boyfriend nyo, ready nyo na. Ilalagay din namin yan sa aming ano, ha? Itatandahan ko, 0927-533-5783 or sa 0920-56565534. Ayan. Sa mga nabitin po sa interview natin kay Engineer Francis Miguel at sa ating iba pang mga number one guest din, number one networking, number one restaurant, number one kare-kare, palabok and halo-halo, at number one insurance na AXA, we will be having our pilot episode ng Business Cafe Express. I-like nyo lang po yung Eagle News and anywhere in the world, mapapanood nyo po ang Business Cafe 11:30 Express. 11:30 po magsa-start yan. 11:30 in... Ngayon na yun, mamaya-maya.
Maraming maraming salamat. Salamat, Francis Miguel. Mama, thank you. Ayan, sana hindi ito ang una nating pagsasama. Oo. At makasama pa namin kayo sa maraming pagkakataon at makasama kayo sa iba't ibang programa dito sa Eagle Broadcasting Corporation. Thank you very much. At syempre, kapusta tayo sa oras. Ako po si Professor L. Pangulayan Buelba. Ako naman po si Miss Ava Sarmiento. At ito po ang programang Business Cafe Radio. Yes. Pag ano lang, pag...